medyo maraming nagtatanong tungkol sa aming mga kababayan, yung pagkatalo ng Payumo sa parang straight boat na pinatalo namin. Marami ang nagtataka. Ngayon, sa amin naman, sa amin na politiko, nakasama ako, kagaya ko, bilang vice mayor na lumaban sa bando ng liberal. Marami ding lugar na hindi ako makapaniwala. Sa ibang barangay, sige, sabihin na natin, tayo naman, willing tayong tumanggap ng pagkatalo eh. Huwag lang ganung kasaklap na para bang pinapamukha na wala na tayong kwentang politiko, wala tayong nagawa sa bayan. Samantalang sa aking sariling barangay sa Luwakan, sa kauna-unang pagkakataon, nakalasap ako ng pagkatalo. Na noong ako ay tatlong termino na konsehal, hindi ko dinanas. Sabihin na natin na massive vote buying ang nangyari. Pero may mga tao pa naman na tumitingin sa karakter at sa ginawa natin bilang politiko. Ang hindi ko pa isang mapaniwalaan, yung pagkatalo ko, ako'y Tagaluwakan, ako'y lehitimong Tagaluwakan. Ano? Subalit, yung gumawa ng programa na to, nalimutan niya na ako ay 22 years na sa barangay na paring. Ako'y Tagaluwakan, pero ngayon ako'y naninirahan sa barangay na paring. At sa istorya ko, bilang ako'y politiko sa barangay na paring, kahit kailan hindi pa ako natalo. Panay ako landslide. Pero sa halalang ito, alam mo, nakalasap ako ng napakasaklap na pagkatalo. Wala akong boto sa barangay na paring. Na ang mga tao ay nagtataka bakit nagkaganon. As in zero talaga. Hindi naman. Kumbaga sa landslide ang panalo ng kalaban na hindi naman sila taga ron. Na ako ay taga na paring. Ako, you mentioned the exact vote na nakuha niya. Oo, ito ano. Dito may dala akong programa. Sige. Ang barangay na paring, ako ay makakakuha ng 140. Ang kalaban ko ay 232. Yung isang kalaban ko ay 171 na hindi sila taga rito. Nakakuha ako sa isang presinto ng 131. Yung kalaban ko ay 243. Yung isang kalaban ko ay 196. Para namang pinalalabas dito na wala akong kakwenta-kwentang politiko. Di po ba? Ako gusto ko lang pong lumabas yung katotohanan. Kung talaga pong tayo talo, bakit hindi? Talo talaga tayo. Gusto ko lang lumabas yung katotohanan na mabukas natin ng mano-mano, lalong-lalo na sa barangay na paring. Para malaman natin kung ano ang talagang katotohanan. Kasi sa barangay na paring, pati yung mga kumpare at kumare ko, mga kamag-anak, hindi sila makatingin sa akin, nahihiya. Na sinasabi naman nila na binoto ka namin. Pero walang bilang yung mga boto nitong malalaking pamilya na to. Nagtataka rin ang barangay na paring. Tatanong sila. Kaya ako naman gusto kong bigyan ng kasagutan itong mga to. Yan lamang. Gusto kong pabot. Gusto ko naman na ipaglaban yung boto nila na binigay sa akin na nawawala. Gusto kong makita nila na kung talagang ang katotohanan.